Good afternoon po. And good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. Comment lang po kayo. Then pag-run po nung sa mga taga-Rizal po. Mag-grant lang po ng StreamYard para pa nag-comment po kayo. Lalabas po yung pangalan po ninyo. Again, good afternoon po sa lahat. Good afternoon po kay Ma'am Minda na Pilay. Thank you po ulit sa opportunity na to. So, hintay-hintay lang tayo kaunti po. Good afternoon po. Ang mga nanonood po sa YouTube channel naman po sa DepEd Manila Webinar Series. Good afternoon po. May audio po ba ako? May audio? Naririnig po ba ako? Naririnig po ba ako? May audio po? Okay. Thank you po, Ma'am Helen. Alam po kasi wala eh. Nag-comment po kasi si ano na, wala pong comment, wala pong audio. Okay? So, let me share my screen po. Para makapag-start na po tayo. Para po sa part 2 ko, this afternoon po. So, this afternoon po, part 2, so, pakalala. Para po doon sa mga nanonood naman po sa YouTube channel, so ako po ngayon ang resource person sa upper na to. So I am a master, I am a teacher 3, also the faculty club president of JP Rizal Elementary School, IT coordinator of JP Rizal Elementary School, and also the District 1, SDO Manila District 1 ICT coordinator. I am Mr. Davidson Artabian. So, didiscuss po natin yung creation of G Suite accounts for students. Kasi alam ko po medyo marami na pong questions sa isip po ninyo kung paano po natin gagawin po ito. Kung sino po yung mga concern? Okay. Sino ba talaga po yung mga dapat po gumawa dyan? Actually, it is ano na effort po dapat. Hindi lang po ng ICT coordinator, pati po ng class advisor po. Kasi po, sa class advisor po manggagaling yung data po. Yung data po na kakailanganin ko po. Or yung mga ICT coordinator po ninyo. Okay. So, paano nga ba natin magagawa yung G Suite account for students? Una po, dapat po ninyong maintindihan na ang gagawa po ng G Suite account ng estudyante po for this school year, hindi po yung nakarang taon po. Again, ito pong mga enrolled ngayong taon po. Ngayon, this year po magsisimula po ito. Kasi nga po, gagamit po tayo ng Google Classroom sa atin. Okay, una, punta muna po ako doon sa aking account as an admin. Okay, makikita po ninyo, ito po yun eh. May bawat admin po ng bawat school. Ganito po, meron po silang ganito. Pero yung sa akin po kasi super admin po ito eh. Kagaya po na kay Sir JC po. So may full control po ako ng lahat ng district accounts dito sa Manila po. Pero later on din po, alis hindi po sa akin ibang power po dito. So, para makagawa po ko ng account po ng isang bata, para lang din pong paggawa ng teacher po yun. Kung makikita po ninyo dito, ito na po yun. Merong add new user, bulk upload users, at merong download users po. Again po, yung mga comments po, mga question po, mamaya po sa ano po, after po nito, itatakal po natin. I-entertain po natin lahat po ng question po ninyo.
Again po, ang gagawa po nito ay ICT coordinator po ng bawat school. Pero manggagaling po ang data sa mga advisors po. Sila po ang gagawa ng template ko, mamaya ipapakita ko po sa inyo. Then makikita po ninyo dito mula sa DepEd Manila. Ito. And DepEd Manila, may school. Yan po, makikita ninyo. Ito po, nasa left side yan. Tapos elementary. And then District 1. Kung makita po ninyo, nandito po lahat ng schools ng District 1. Ito po yung under my supervision po. At District ICT Coordinator po ng Manila. Nandito po yun. So, punta lang po ako sa JP Rizal. So, sa paggawa po, ang gagawin po natin, bulk uploading po kasi tayo. Sabi ng bulk uploading po, maramihan, sabay-sabay, pwede po. Pwede po kahit sabay-sabay. Sa isang klase, halimbawa, mayroong 40, pwede ko po sabay-sabayin yan. Pwedeng limang klase, sabay-sabay. May limit naman po hanggang 500 per uploading. Isang uploading, meron pong 500 users na pwede pong i-upload ng sabay-sabay. So, kukuha muna po ako. Ito po yung template. Ipapakita ko po sa inyo. Yan. So, na-download ko po yung template. Ito po, makikita po ninyo. Ito po, makikita po ninyo, naka-CSV file po ito. Open ko lang po. Yan. Makikita po ninyo, naka-CSV file. Okay. Ngayon, lalabas po dyan, ha. Yan po, yung mga may required po, yung po yung kailangan pong lagyan. Importante po yun. Yung mga wala po, okay lang po kahit wala na yun. Itong org, yan. Importante po yan. Yan po, good afternoon po sa lahat po ng mga nanonood. Especially sa JP Rizal Elementary School. Okay. So, makita po ninyo yung may mga required. First name ng bata, last name, mail address. Sir, may required email address na. Pero wala pa naman tayo binibigay sa bata. Yung email address po na ilalagay dito po, yan po yung gagawin natin para sa bata. Yan po yung gagawin po natin para sa bata. Then, password. Magkikreate na po tayo ng default password para dun po sa mga gagawin natin. At ito, kahit wala na po ito. Pero itong org, unit path required, kailangan po natin yan. Okay, magsasample lang po ako ng kahit limang o kahit sampu po. Sampung pangalan po ang gagawin po natin. Halimbawa po, okay. Halimbawa, Antonio, Rivera, ito po, ayan. Email address po, paano po yun? So, dito na po tayo mag-generate. Tatandaan po, ha, ano po yung school domain po ninyo, yung po ang gagamitin po ninyo. So, sa amin po, at jprizales.manila.edu.ph. Tapos, mula po doon sa pangalan ng bata, pwede ko na po yun. Antonio at Rivera. Yan po yun. Yan po, bale, yung magiging password, email address na po nung bata pag in-upload natin. Yan na po yun. Password. O, halimbawa po, set lang po ako ng, halimbawa, password. Fine. Tapos, paano po makukuha yung, eto po, kahit i-blank na po to, yung letter E. Dito na po tayo sa letter F. Blank na lang po natin, lakihan ko po, ha. Again po, eto yung pangalan ng bata. Yan, isin lang po natin, Antonio Vera. Yan po. Password, yan. Then, paano po itong org unit path? Kahit hanggang dyan lang po ang sasagutan po natin. Titingin po tayo ngayon doon sa account po. Kung paano po nakapunta roon. So, magmumula po sa school. Dito po muna tayo. Slash po yun. Lalagay ko po dito. Slash
schools/ ano pong sinundan po nun? Ito po yun. Dito na po tayo sa elementary schools. Schools, elementary schools, district 1. Okay? Elementary schools slash district 1. Okay. Slash, ano po yung panghuli? Ito po, mula sa district 1, ano po yung school po ninyo na nakalagay po rito? Dahil kami po ay JP Rizal. Ito po, JP Rizal PS. Lagay ko po dyan. JP Rizal PS. Ganyan po yun. Gaganyan po yan. Manually po yan. Then, tatandaan po, kapag dalawa ang pangalan po ng bata, halimbawa, Antoinette Maring Los Santos. Halimbawa po ah. Tatanggalin po natin yung space po doon. Kasi po, hindi po binabasa ng system kapag may space po. Hindi niya po binabasa yung ng system po. Pag in-upload po natin, nag-bulk uploading po tayo. Hindi po binabasa. Hindi rin niya po binabasa yung enye, yung character po na enye. Kaya yung enye po, gagawin po natin letter N po siya. Halimbawa, ninyo. Say for example po, ninyo. Kailangan po nino lang po. Hindi po pwede yung enye po. Hindi po yung binabasa. Yung mga normal character lang po. Then wala pong spacing. Kaya kung pangalan niya po ay Mary Antoinette, kaya ano po, alisin po ninyo. De Los Santos. Halimbawa dito po, kung masyadong mahaba yung Antoinette Mary De Los Santos, pwede naman pong mag-shortcut po kayo. AM at De Los Santos. At, yan po, jp.cs.manila.edu.ph. Tapos, yung password po, saka yung, ito po, kakapin nyo na lang po yan dyan, pare-pares na po yan. Gawin po ninyo, ito po. Pare-pares na po yun dito po, sa password, saka yung org unit path po. Ito po. Pare-pares na po yung password, pero dito po sila magkakaiba syempre. Sa email address po, nagagawin po ninyo, yung teacher po magagawa po niyan. Pero pwede po tayong gumawa ng coding po dyan. Ha? Gawa muna po ako. Ha? Nagawa. Pero dito po, pwede po kayong mag-set na ng napakita ko lang po yung manually po. Yan. Pwede na po kayong mag-ano po dyan. Halimbawa po, sandali po. Ha? Halimbawa po, halimbawa po rito, para medyo mabilis lang po ako. O, Anton Miguel, halimbawa po. O, dito po, pwedeng A.Miguel na, shortcutan niyo po, kung gusto po ninyo. Basta kayo, digistarte po, pag-uusapan naman po yung sa school. Kung paano yung coding po na gagawin po ninyo. Ayan po. Lima lang po ha, kasi ito po yung magiging sample output po ninyo. Mag-upload po kayo mamaya ng Excel lang po. Yung Excel lang po ang kailangan po namin. Hindi po kayo yung gagawa lang po kayo nito, pero pag may pasok na po at meron na po tayong mga bata, yan po ang isasubmit po ninyo sa mga ICT coordinator po ninyo. Ang G Suite admin po. Sino po yung G Suite admin? Siya po mag-ano po niyan. Mag-upload po. Bibigyan nyo lang po. Letter A ko lang po ha, pare-pares para hindi po ako mahirapan. Diba po, Amiel? O, yan po. Halimbawa po, ayan po ha. O, pwede nyo pong lagyan na lang. O, Alabara at JP Aliesat at
Manila.edu.ph. So, meron na po tayong apat. So, last na lang po. So, halimbawa, ito si Amarigo. So, halimbawa po, Amarigo, Italia. So, halimbawa po, dalawa po yung pangalan niya, Amarigo Juan. Again po, bakit po magdadikit? Bawal po ang spacing. Bawal po spacing. Pagdikitin po ninyo. Oh, pwede yung A, J, at JP Rizal, at yes, Manila, at edu, dot ph. Again po, yung domain po, nagagamitin po ninyo, depende po sa nagagamitin po ng domain, kung ano po yung domain po na ibibigay po sa inyo, yung ICT coordinator niyo po ang nakakalam po. Iba-iba po, halimbawa kasi sa amin, halimbawa po, sumagat, salamat, M, salamat, ES, at ano po, at M, salamat, ES, dot Manila, dot Edu, dot P, po. Halimbawa po, sa Francisco Balagtas, at F, Baez, dot Manila, dot Edu, dot P, po. Magkakaiba po kasi kung bagay yan po yung brand na na po ninyo, branding nyo na po. Para sa school nyo po, bawat school po, may kanya-kanya pong domain ng district account po. Magkakaiba po sila. Tapos dito po, pwede na pong copy niyo po yan, pare-parehas na. So, ganoon din din po. Dito. And. Yes, ano po? Pilido, possible na magkaroon ng email address. Kapag in-upload ko po yun, mag-e-error po yun. Hindi po tatanggapin. Kaya dito na po papasok yung diskarte po ninyo. School po ninyo. O, halimbawa po. Ito po kasi yung pinaplano ako na po para sa Rizal po. Sabihin po natin, grade 1 po lahat. O, halimbawa, 2021. Ano po yung 2021? Ibig sabihin po, 2024 na grade 1 siya sa amin. Copy nyo na po yan. Pwede pong 2020 G1. Ganyan po. O, pag in-enter ko po, yan po yun. Yung ibig sabihin po, noong 20, again po, dito ha, liba po, puro to grade 1. O, babaguhin ko po, gagawin ko, 2020 G1. Kasi baka po mamaya may kapangalan po sa ibang grade level. O, baka may magkapares na code. At least po, ma-identify po natin agad. Malalaman po natin agad. O, liba ito, gagawin ko po, 2020 G1. Mali. O, limbawa po, 2020 G1. Yan. O, 2020 po siya na grade 1. Ibig sabihin po nun. Amen. Sa school po namin. Kasi po, tatandaan po, ito po yung mga G Suite account po na gagamitin lang po ng bata at magiging kanila lang po at long po na nasa school nyo po sila. At long po. Kapag graduate po ang bata, nag-transfer, i-delete po ng school ICT coordinator po yung mga account ng bata po. Kasi ang isang G Suite account po sa isang subdomain po o sa isang domain po kaya po ng 10,000 users po. Ang capacity po niya, storage po niya, yung users po, 10,000. So, syempre kung yearly po dumadagdag panibagong batch po ng mga bata at hindi mo i-delete yun, mako-consume po natin yung 10,000 po. So, yearly po, kung sino po yung gagraduate, let's say grade 6, so, i-delete po yun. Para alam mo po kung anong batch yung i-delete mo. Kung anong taon po ang i-delete mo dapat. Yan po, kasi may coding ka na ginawa po. Dan, tip ko na rin po yan sa mga kasama ko pong ICT. Tip ko na rin po sa kanila yan. Sa mga kasama ko pong ICT coordinator sa ibang school po. So, ito, tama naman po ito. District 1, JP Rizal. Titignan po natin ha. Yan po yung coding. Okay. I-save us po natin. Paano po natin i-save us siya? Okay. So, magagawa na mag-create na lang po siguro ko sa document. Ang isa pa, halimbawa po, JP Rizal, PS, J1, output,
Tapos dapat po, makikita po ninyo dito, may nakalagay po. CSV. Pwede po dito, CSV, UTF, command, delimited. Yan po. Yan po. O, pwede rin po ito, itong ibasa po yung CSV po. Pwede po yan dito. Yan po ha. Save ko po sa document. Tapos, pag i-upload na po, pupunta po ako sa account ko. Ito po, balik po ako sa admin. Babalik po ako. Para makita nyo lang po paano ina-upload. Later po, i-enter ko yung ibang question po. About uploading po. Ito po yung, attach ko po yung CSV. Dito po sa document. Ito po. Ito po yun. Open. Tapos, upload. Ito po. Titignan po natin, may lalabas po dito eh. Yan, magpa-process po siya. So, nakadepende na po yun. O, pag nakita po may mali, o may error, titignan po natin yan ha. Titignan po natin saan po nagkamali. Kapag ganyan po lumabas, ayan, titignan po natin, yan, sabihin po, may mali po. I-check po natin kung saan po nagkamali. AU, sa OU, sabihin mali po yung path ko. I-check ko po ha. Mali po. Sabihin nagkamali po ako dun sa may path. So, kung saan ko po pinunta. O, Deptford, Manila, Training, Elementary, District 1. Dito po ha, check ko po ulit dito. So, dito po, nagkaroon ng error. Elementary School, District 1. Ah, ito po. Nagkamali po ako ng spelling. Ito po. Yan, kaya dapat po maging maingat. Ayan po. Kinakailangan po maging maingat po sa spelling lahat. Yung mga nagchat po sa akin sa JP Rizal po, mamaya na lang po, please. Naka-live po tayo ngayon. Mamaya na po ang question. Again, ang timeout po natin after po ng session na to at pati yung output. Okay? So, save po natin siya. Save po natin ulit ha. Papalitan po natin. Save us. Hanapin ko po yung file. Yan. Save. Papalitan ko po yun. Okay. Titignan po natin ha. Ulitin po natin dito. Ulitin po natin yung file uploading. Attach. D1. Okay. Then, upload. Tignan po natin ha. Ayan. Complete process na po siya. Ayan, nakita po ninyo. Complete. Sabihin, tama na po kasi nagkamali lang po kanina. Itong una kong bulk uploading. Yung lima po, oh, tignan nyo, sandali ko lang in-upload yung limang account po. Sandali lang po. Ayan po. Lima lang po yun eh. Sandali lang yung data po nun. Pero yung kanina may error. Nakita nyo po, di ba? Nagkamali po ako ng spelling dito kanina ng district. Pero dun po, yun. Pinakita ko lang po sa inyo ha. Pero yung template po ang gagawin lang po ni advisor. Ito po, mano-mano nyo pong gagawin po yan. I-check po natin yung mga pangalan. Punta po tayo sa, punta po tayo dito sa JP Rizal. Napin ko po, una si Antonio. Asan si Antonio? Kanina, yung una-una kong ginawa. Ito po, si Antonio Rivera. Ito po, yan. Diba po, una-una kong ginawa, si Antonio Rivera. Ayan po. Ayan po, si Antonio Rivera po. Sumunod po, si Antoinette Marie. Hanapin po natin si Antoinette Marie. Antoinette Marie. Antoinette Marie po. Hanapin natin. Ito po, si Antoinette Marie. Tapos yung pangatlo po. Lakihan ko po yung screen ko po ha, para ano. Dilitan ko na nga, medyo na ano ata. Ito po, si Antoinette Marie. Ayun po, si Antoinette Marie. Ito po, si Antoine Miguel. Ito po siya. Yan, si Antoinette Miguel. Sino po yung pang-apat? Amiel. At saka si Amarigo. Hanapin po natin yung pangalan nila. Amiel. Ay, tapos si Amiel. Calabra. Ay, ginawa ko po kanina. Mamaya po, i-delete ko rin po yan. At saka si Amarigo Juan. Ito po. Kasi ito po yung kanilang
account po. Kita ko po ha. Ayan na po yung account po nila. Nandiyan na po. So, si admin ko, magkakaroon po ng power na, pwede niya pong i-reset or i-rename user po. Halimbawa po dito si Marigo 1 po, rename user. O, pwede ko pong lagyan ng space yan dyan o, para maayos na po rito. Pero tama pa rin po yung ito po, yan o. Pero sa uploading lang po yun ha, na wala po siyang space dito lang po. Kasi hindi po tatanggapin again po, hindi po tatanggapin ng main space at yung main N niyo po. Yung N niyo po, papalitan po nyo ng N para tanggapin po ng system. Hindi niya po tinatanggap yung space at yung N po. O, paano po natin malalaman kung gumagana po? Ito po yung ginamit natin password, di ba po? O, halimbawa, tatry ko si Amarigo Juan. Bubuksan po natin, ha? Tatry ko po. Mag-open po ko ng isang incognito. Okay, punta po tayo sa Google. Makikita po nyo dyan para makapag-sign in po kayo. Gmail muna, sign in. Ito po. Yan. Pasok ko po yun. Ito po yung account. At ano po yung password kanina? Password 1. Diba? Ito po yung password ko kanina. So, maging aware po tayo sa password ha. Kasi kapag naka, ano po to, ang same yan pong ito pong ay na icon po dito, yan lang po talaga makikita nyo para i-check nyo rin po kung ano yung password po ninyo. Kasi po, kung ibibigay po sa inyo may mga special character, may mga capitalization po, or mix po, kasi mas maganda po yung mas ganun po, mas mix po, mas mataas po yung security, mas strong po yung password. Hindi po basta-basta ma-hack. Okay, next. Yan po ang unang lalabas. Kapag unang beses pa lang pong binuksan yung G Suite account ng bata, ito pong lalabas. Yan po. Nakalagay po dyan, oh. Yung account niya po, ano po yung domain po niya. Yan po. Tapos, accept. Oops, bakit mabalik? Nalik po. Mabalik siya. Dali lang, ha. Nakakaroon natin problema nga po yung ay, sandali po, hindi ko pa kasi na-refresh po yung ano. Ito po. I-refresh ko muna, kaya siguro hindi po tinanggap. Ayun na po. Okay, ito na po yung G Suite account po niya. Tapos, pagpasok po ng bata, meron po diyang tour kung para saan po yan, sa Google Meet. Yan. O, ito po yun. Ayun po. Ayun po yung features na ulit na diniscuss na po kaninang umaga ni Ma'am Aileen. O, makikita po ninyo, ayan po. Pwede niya pong i-customize niyo po yan. Yung, ito po lalabas po dyan, unang-una. Ayan po si Amarigo Juan. Ayan po. AJ Italia 2020. O, ayan po. Yan po kasi yung coding na ginawa natin. So, sa ating sa Rizal po, ganun po ang gagawin po natin. Pwede yung 2020 ngayon taon po sila nabigyan. Kung grade 1 or grade 2. Or 2020 for kindergarten, K. O, ganun po. Tapos, 2020 para sa spread po, 2020S na lang po ang gagawin po natin. Sa head start po, 2020HS, tapos GT, ganun po. Para alam po natin kung kailan po nabigyan. Paano po raw, again, discuss ko na rin po, paano po mag-change ng password? Dito po, personalization, nasa na po, natin po, security. Okay. Ano po yung password? Ayan po, tapos password 1. Ito lang po dun, ha. Tapos yung new password po, halimbawa, lalagay ko po mabuhay. Pag dito po, mix na po yun, mabuhay 1. Halimbawa po ganyan. Kaya, pag may special character po kailangan, mabuhay 1. Ganun po. O, dito rin po. O, mabuhay. Buhay underscore 1. Ito po yung pag-change ng password po, ha. Dito po. Change. Okay, nakapag-change na po kayo. Okay, ulitin ko po, ha. Paano po mag-change, ha? O, kuklose ko po ito. Again, punta po kayo sa G Suite. Dito po. Upper right. Ganito lang po ha,
Kahit po, Gmail account po yan, DepEd account po, or itong G Suite account po, pare-pares lang po ang procedure ng pag-change po ng password. Ito po, manage your Google account. Ganun din po sa cellphone po, may lalabas po dyan, manage your Google account. Pagbukas po nyo doon, punta po kayo sa security, nandito po sa left side. Para po dun sa mga naka-cellphone, makikita nyo po yung security nyo pag ano po, in-scroll up nyo po. Click security. Okay. Then, ito po yung word na password. Kita po dyan, last change. Ngayong araw lang po, 1:45 p.m. po. Pinalitan ko po siya. Change. Pag-change ko po yan, hihingi niya po yung naka-default na password ko po kanina. Mabuhay. _1. Di ba, pinalitan ko na po kanina. Ano po yun? Yan na po yun. O, di ba, pinalitan ko po kanina. O, mabuhay 1. O, ngayon po, eto na po. Nandito na po tayo sa features ng change password. Na po yun ha, para dun sa nagtatanong po. Especially din po sa mga teachers po, kasamahan ko po dyan na nandito. So, okay, so pag lalagay tayong bagong password, o, lalagay ko po ulit, password 1. Halimbawa, babalik ko sa dati. So, lumabas po dyan, please choose a stronger password. Try a mix of letters, numbers, and symbols. Ano pong nawawala? May letters po. Mayroon pong numbers. Ano pong nawawala? Yung symbol. Pwede po kadalasan po dyan, special character na lang po. Pala po kayo, pwede yung password at 1. Ganun po. Kung gusto po ninyo. Pwede po ang gusto nyong period lang, ganyan. Or dollar sign. Basta special character po. Para hindi po basta-basta makakalimutan. Or magiging strong. Hindi sabihin, hindi po basta-basta ma-hack po. Or ma-access ng iba. For the _1, check po natin kung parehas. Okay, yan po. Ano po to? Ayaw. O, sige, gawin po natin itong ano na lang. At, gawin po natin ha. Ayaw din. Bakit ayaw nyo? Greek po daw eh. O, sige. Gawin po natin ang Pilipinas. Pilipinas at 1. O, yan pa. Kaya tanggapin. So, pag ay tanggapin, sabihin po ng Greek po yung password. Madali pong ma-access or madaling siguro po mahulaan. Okay, change password. Ayun na po, nakapag-change password na po kayo. Dito po. O, try po natin i-sign out. Ito po ha, si AJ po. Kakopy ko na lang po ito. Dali po ha, kakopy ko. Kasi sa sign out po. Okay, so dahil po dito, dahil po merong nakalagay na po, alisin ko po ito muna ha, para at least, at least po, plain, balik po sa simula. Okay, yan po yung email or G Suite account ni Amarigo dyan. Okay, password. O, dahil pinalitan na po natin siya kanina, di ba po? Ang password niya po ay Pilipinas. Tama po ba? Pilipinas _1. Tama po ba? Magayaw. O, sabihin yung Pilipinas at 1. Yun. So, ito po yun. Ito na po yung G Suite account ng bata po. Bakit po ba may G Suite account po tayo? Bakit hindi lang DepEd? Kasi po yung DepEd account po, para lang po yun sa mga teachers nga po. Hindi po binibigyan ng DepEd account ang mga bata. Para sa mga guru lang po yun at mga pamunuan at empleyado o manggagawa ng Department of Education po. Kaya po, merong G Suite account po para sa bawat paaralan po na ibibigay dito po sa lungsod ng Maynila. Na mayroon pong kanya-kanyang unique domain or subdomain po. Kasi ang main domain po natin at manila.edu.ph. Subdomain po natin ay yung pangalan po ng school na. Yung alam mo sa amin at gateway.es. Baga yung lahat ng paaralan po sa Maynila po ang pinaka-main domain po niya o mother domain po niya ay yung at manila.edu.ph po. So, eto po yun ha. Eto po. Yan. Ito po yung gagawin ni teacher sa pasukan po. Eto po yun. So, nadadownload naman po yung blank template po. Pag pumunta po dito sa account po ni admin.
Oh, dito sa account ko ang, pero itong account na po ito, wala po kayo. Yung admin lang po ang may access po sa ganito. Kapag nag-bulk uploading po si admin, yan po, meron naman po dyan nakalagay eh. Okay, sa so users. Yan, tapos sa bulk uploading. Meron po dyan lalabas ano, download yan. Ito po. Na pwede pong ma-access po ni admin yan. Dadownload nyo lang po yan, ibibigay po sa mga advisor. Tapos, kayo na pong magagawa po nun. Pag-usapan nyo po sa school nyo para po sa ibang pangaralan po na nanonood kung paano po yung coding po ninyo na gagawin. Kasi po sa amin po, sa JP Rizal, ganito na po yung coding po na gagamitin po namin. Meron na po, ito na po yung i-implement po namin. Bali po, bawat advisor po, gagawa po nito. Tapos, ibibigay po kay ICT coordinator para po sa amin, si JP Rizal, either po sa akin, kay Ma'am Aileen May Tiambao or kay Ma'am Elenita Ulog. Yun yung po pwede ibigay po. Kapag meron na po tayong mga estudyante po, nakapag-sectioning na, nakapag-classification na po at okay na po para po sa school year 2020 to 21 po. Ganito lang po siya. Yan po. Para po at least alam nyo na po kung paano nyo po gagawin sa mga advisors po. Hindi na po kayo mahihirapan. Yan po. Halaga po yung coding kasi hindi po pwede na may kaparehas po sila. Hindi ko po tatanggapin. Kaya kung makakagawa po kayo, maiisip nyo agad, mapag-uusapan po agad mula sa ICT coordinator to chairman. Kung paano po yung coding sa bawat grade level po na ibibigay o kung kasama po yung section, ganun po. Nasa sa inyo na po yan. Decision nyo na po yan. Okay? Stop sharing ko na po. So, yung mga question po, i-entertain na po natin kung may mga ano po. Okay, titingnan po natin ha, from the start po kung may mga question na po para maliwanagan po. Again, good afternoon po sa lahat. Again po, kung medyo bumabagal po sa inyo, dalawa lang po ang reason po niyan. Either po signal ko or signal po ninyo kung malabo po sa inyo. Kasi sa akin po, malinaw naman po dito sa bahay, sa aking cellphone po. Malinaw ko naman po, nakikita po yung sarili ko at pinapanood po rin po at the same time. Again, sige po, mag-entertain na po tayo ng question. Andali po, hanap tayo po. Paki-comment down lang po yung mga ano po. Again, Andrea po ng JP Rizal. At aming mahal na principal, thank you po. Magandang hapon po sa lahat. Okay, at ano lang po yung question po? Hindi po, nagbabarot lang po ako sandali po. Kung yung mga tanong po para masagot po. Ito po, may template naman po lahat yan, di ba po? May bibigay po, pinakita ko na po kanina po, yung blank template po. Be careful lang po sa mga spelling. Okay, so yun nga po, Sir Crisol. Kaya okay rin po nangyari po kanina na mali yung spelling ko po. Para at least nakita po ninyo kung saan po nag-error, hindi po siya tinanggap. Thank you po. Again po, masasave naman po itong video dito sa ating YouTube channel po sa DepEd Manila webinar series. YouTube channel po ito ng ating Division of Manila. Pwede nyo pambalikan at sa aking mga kasama po sa JP Rizal. Masasave po sa ating Facebook group po. Pwede nyo pambalikan po mamaya. Question po, mula po kay Ma'am Mary Grace Baliwag. Yung password ko po sa ordinary Gmail at DepEd ay isa lang po. Pwede po ba ganun? Yung password ko, salamat po. Nasa sa inyo po ma'am, pwede nyo pong gawin pare-parehas po yun. Basta be careful lang po na wala pong nakakaalam. Kasi po, pag nalaman po nila yung password mo, at alam din nila yung mga Gmail accounts nyo po, pwede nyo pong itry din po sa iba yun at hulaan na ito ang password niya. Lalo na po kung yung inyong mga Gmail account
personal Gmail account po ninyo or even yung DepEd account po, ginagamit nyo po sa iba't ibang transactions po, especially kung money involved po, eh baka po matrix po kayo. Pero kung gagawa naman po kayo ng password, make sure po yung strong password po, yung hindi po basta-basta mahuhulaan. Hanggat maaari po, avoid po ninyo mga birthday po ninyo. Yung mga ganun po, yung mga common details po sa inyo, i-avoid po ninyo hanggat maaari po. Meron po ditong, inano alam ko po si Sir JC sa YouTube channel po, yung about po sa pag-create po ng password. Yung mga tips po na binigay po niya, pwede nyo pong panoorin po yun. Hanggat maaari po, kung kasi nasa sa inyo po yun, decision nyo po yun mama, kung gusto nyo pare-pares, wala pong problema, pero mag-iingat lang po. Kasi baka, ma-hack lang po kayo kung malaman na may sumubok po. Especially yung Facebook account po ninyo, alam niyo naman po. At lalo na kung ginagamit po ninyo yung Gmail nyo or yung DepEd account po ninyo sa mga bank transaction. Mahirap na po, alam niyo naman po ngayon. Salamat po. Okay, thank you po Mama Risa watching from Bulacan. Ano po ito? Process po ulit ng paggawa ng Gmail ng bata. Medyo nag-glitch yung internet kanina po. Ma'am, pwede po natin balikan po mamaya, ma'am. Masisig naman po yung video po, ma'am. Okay, mula kay Sir Crystal po ulit. Clarification. Ay, G, kaya nga. Okay, ang advice lang po ang gagawa ng template na ipinakita niya, sir. Tapos, ipapasa lang namin sa'yo yung ginawa namin. Kayo na magre-register ng G Suite account sa mga bata. Yes po, sir. Si advisor lang po yung gagawa ng template yung pinakita po kaninang Excel po. Ay, sisave nyo po ng CSV file. Tapos, pagbigyan nyo po sa ICT coordinator po ninyo, which is me, Ma'am Eileen, and Ma'am Helen, kami na po ang mag-upload po. Kami na po ang mag-upload po. Yun lang po ang gagawin po ninyo, yung pinaka-account lang po. Creation lang po nun. Pero yung bulk uploading po, sa amin na po mga ICT coordinator na po yun. Question po from YouTube po. Ma'am Sarah Dumaran, hello po, good afternoon. Saan po kami makaka-download ng template na lalagyan namin mamaya ng output? Ma'am, ipopost ko po sa group po natin sa Rizalian. Since ang output lang naman po ay para sa atin po sa Rizalian. Again po, sa mga nanonood po na taga-ibang school po, yung output po ay para lamang po sa school po namin. Hindi na po kasama po. Kasi ang training na to talaga, this is a partnership with sa DO po at sa amin pong paaralan. Then request po ni Sir inano po ni Sir JC na i-live na rin po ng division po para makatulong na rin po sa ibang paaralan po. Kaya yung mga output po, ma'am, ibibigay ko po instruction mamaya sa Facebook group po natin sa Rizalian po, ma'am, bibigay ko po. Mag-upload po ako ng ano po, ma'am, ng template po, ma'am, blank template po, ma'am. Thank you po, ma'am. Question po from Salome Recto. Pwede po bang gamitin ang Gmail account since di po pumabuksan ng DepEd account ko po? Ito ang gagamit sa Google Classroom sa pupils ko po. Ma'am, kung makaka-tune in po kayo until Friday po, sa Friday po yung training po namin para sa Google Classroom. Pero po, sa Google Classroom po, kinakailangan po same domain po. So kung may bibigay po sa inyong domain po ang school po ninyo, yun po ang gagamitin po ninyo kasi wala naman pong DepEd account ng bata po. Sa teacher lang po ang DepEd account. Kinakailangan po same domain, di ba? Yung domain po yung @gmail.com at deped.gov.ph. Yung sa amin po yung domain po namin na gagamitin sa G Suite po, yung @jprizales.manila.edu.ph po. Kinakailangan po pare-pares po. Kasi ka po, pag magkakaiba po sila ng domain, hindi po na-i-add ng bata. Hindi po ninyo hindi po kayo makakapag-communicate ng bata sa Google Classroom at hindi mo rin po sila may papasok sa classroom mo. Hindi rin po sila makaka-join sa classroom niyo po, ma'am. Kinakailangan po, ano po, same domain po. Kung hindi niyo po mabuksan yung DepEd account niyo po, ma'am, punta po kayo sa depedmanila.com. Meron po daw, ano, ma'am, pag-request po ng reset or new password po, ma'am, para sa DepEd account po niyo. Tanong niyo po, ma'am, sa inyong ICT coordinator po kung paano po yung procedure for steps po. Pero meron po doon sa DepEd Manila po, yung request email po. Tapos click nyo po doon, ipiliin nyo lang po yung request for new password po, ma'am.
And G Suite account niyo po, sir, ang and Ma'am Ellen. Ma'am Marlene, since po na magkasama naman po tayo sa school, isend niyo lang po sa amin. Kahit hindi na po sa email mismo. Pwede naman po sa through messenger kapag ano po. Pero yung sa output po mamaya, meron po akong ibibigay na Google Form po. Doon niyo po i-attach yung file for output po natin. Asking in behalf of Ma'am. Sir, save us. Ano ulit po, sir? Isa-save us po natin yung file ng... ipakita ko po ulit, ha? Andali po. I-share screen ko po, ha? Para doon sa Excel po. Pag sinave niyo po yung file, ma'am, ito po. Diba po? Ito na po yung, halimbawa, limang bata po. Save us. Diba? Click mo yun po. Save us. Pili niyo po itong ano, CSV. Kasi marami pong... file format po ng Excel po dyan, yung ordinary po yan, macro, yung binary, iba-iba po yan. Piliin nyo na lang po, ipiliin po itong CSV. Ito po. CSV, UTF, yan po. Pwede rin po itong CSV, ano po. Pero mas, ito pong comma delimited po. Pero mas okay po itong CSV, UTF na po. Yan po ang pipiliin po ninyo. Pag isisave nyo po yung gagawin po ninyong Excel, na ibibigay kong blank template po mamaya sa group po natin, ma'am. Thank you po. Yun po isisave po siya. Ganun nyo po yung CCD yan po. Yan. Naglagay po kayo mamaya, lagay nyo po yung pangalan po ninyo. Ganyan po. JP Rizal, tapos yung pangalan po ninyo. Halimbawa, Davidson, sa akin po. Halimbawa, output po to. Sabi yan. Ganyan nyo po yung pangalan nyo mamaya. Eto po. Di ba po yan? Ganyan po. JP Rizal, SJ1, output. Yan po. Tapos, save nyo lang po. Yan po yun mamaya na po. Nobeno. Then, question pa po from Ma'am Lorna. Hello po, ma'am. Our master teacher po from Davis Elementary School. Sir, yung gagawin po ba namin template? Yung previous na estudyante ba namin? Ma'am, nasabi ko po kanina, this school year po, ma'am, yung magiging estudyante niya na po. Kasi kayo po ang magiging advisor po nila. Kayo po ang may control po nun. Kasi definitely, kung kayo na rin po ang mag-open po, kung gusto po ninyo palitan yung password po nila or sila po yung magpapalit po ng password po nila, kinakailangan po naka-note po sa inyo yan. Mas advisable ko po na na-access nyo rin po yung account po nila. I-control din po kayo hanggat maaari. Kasi po, alam nyo naman po ang bata, minsan kung ano-anong password lang yung nilalagay po nila. Kaya meron po tayong kineset na default password lang po nila. Pero kung para sa section po ninyo, gusto nyo pong magkaroon ng separate na password, kayo lang po nakakaalam, or yung nilang po ang gagamitin po ninyo para sa section po ninyo, pwede naman po, ma'am. Pwede naman po, ma'am. Yung ngayon taon lang po, mama. Yung ngayon taon lang po. Meron pa po ba question? Hindi po, ma'am. Comment lang po. Parang ano po. Comment lang po. Okay. So, i-discuss mo na po yung output, saka timeout po ng sa JP Rizal po ito, ah. Dali lang po. Again po, sa JP Rizal po, yung deadline po ng output po natin dahil po meron po nagkakaroon po ng problem yung iba po. Especially po yung mga nasa province po, gaya po ni Sir Ariel. Yan po. Again po, ang pangalan ko po ay Davidson Tabian po, from JP Rizal po, ma'am. Ma'am Polycarpio po. Ma'am, I'm JP Rizal po, Sir Davidson Tabian po. Thank you po, ma'am. Ma'am, Monique, ano po yung tanong po ninyo? Nasaan po ba, ma'am? Nalagpasan ko na ata, ma'am. Pwede pong pakicomment po ulit. Nalagpasan ko na po ata yung tanong po ninyo eh. Oh, ito po, wait po. Sir, yung mga non-advisor, di na po ba gagawa ng district accounts ng mga bata? Wala po silang gagawin. Kasi po, wala naman po silang advisor. Pero naman po kung willing po silang tumulong sa iba po. Yun po, ma'am. Para balikan ko po yung ibang ano po. Balikan ko po. Sir, ma-upload po itong video just in case. After this broadcast po, ma'am, Sandino, Cinco, ma-save naman po dito sa YouTube channel po ng DepEd Manila webinar series po itong live po natin. At para po sa Rizal po, masisig po sa Facebook group po natin. Ma'am Louie, saan po makikita si Google Admin, sir?
Sa akin lang po yun, ma'am. As your admin district, ano po, account. Sa akin lang po yun, ma'am. Hindi po sa inyo. Ako lang po yung meron sa school po. Ng bawat school po, may isa lang pong admin. Para po sa district. Sir, good evening. Gagawa ba kami ng mga output base dyan po sa topic po ninyo? Opo, ma'am. Sasabihin ko po, ma'am. Mamaya-maya po, ma'am. Sasabihin ko po yung mga output po ninyo. Yung kanina pong umaga, yung photo collage and screenshot. Wala po kay Ma'am Aileen Kembao. At ito pong isa po yung template po. Bibigyan ko naman po ng time po, allowance po. Until tomorrow po, 5 p.m. po, yung submission po ng output po natin. Para may, para po doon, i-consider po natin. Okay. Hoy, sir, Ren sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ICT coordinator po, mula po yan sa Francisco Balagtas Elementary School. One of our, sabihin ko na rin, sir, ha, sa Friday, one of our speaker po, resource person po natin, Sir Renzel Harabesi po. May microphone po. Mamailin, mura lang po yan. DM 800 condenser mic po. Pwede nyo po ma-order po yan sa Lazada. O kaya sa kaibigan ko po kay Sir George. Pwede po kayong order. Wala po, binabalikan ko, baka may nanay. Wala naman po, ma'am, ano yung tanong po ninyo eh. Napin ko na po dito sa pinakadulo. Question po. Sir, gagamitin po yan from kinder to grade 6 po. Apo, lahat po ng bata po, bibigyan po ng account kasi mag-Google Classroom po eh. Kung hindi man mag-Google Classroom po, si kinder po, kung di man sila gagamit po nun, bibigyan pa rin po sila ng account. Medyo mabilis po ba? Pasensya na po, ma'am. Ah, sorry po, sorry. Babagalan natin. Sir, ano yung sinasabi mo na mag-uusap kami sa grade namin regarding po sa pag-create ng email? Ano po to? Account ng bata. Magpapamitin po ako, ma'am, sa grade chairman po, ma'am. Para po doon sa coding po na gagamitin po natin. Okay po, sir. Sige po, sir. Thank you po, Sir JC. Ako na pong bahala, sir. Thank you po, sir. Sir, yung wala pong laptop, paano gagawa ng G Suite account? Ma'am, sige. Ano ba? Kung makakapunta kayo sa school mo kasi, ma'am, hindi ko na rin po ano talaga yung ma'am. Eh. Pero kung makapag-install po kayo ng Excel po sa cellphone po ninyo or kung may tablet po kayo, pwede naman pong maggawa po nun sa cellphone po. Install lang po kayo ng Excel, Microsoft Excel po, ma'am. Pwede po, ma'am. Basta kakayanin po ng phone po ninyo. Wala pong problema po, ma'am, dun, ma'am. Hindi naman po natin gusto na wala po kayong laptop po. Yun nga lang po ang problem po natin. Pero open naman po, ma'am, yung ICT room po natin sa school po, ma'am. Pwede nyo pong gamitin po, ma'am. Bukas, ma'am, pwede nyo pong gamitin. May key naman po kay Sir Arlex po. Pwede nyo pong hiramin. Magpasuyo na lang po kayo para makagamit po kayo ng isang desktop po doon para po makapag-create po kayo sa submission po natin. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Thank you po, Ma'am Josephine Sadka. Okay, from Benguet. Wow! Kung hindi po tayo bibala, Jepet Manila po tayo. Question pa po. Yes, sir. Kung ang gagawa natin ng template ay yung next batch na natin, sino po ang magbibigay ng pangalan ng mga estudyante? Ma'am, makukuha po natin yung pangalan po ng bata once po nakapag-sectioning na po tayo. Yung output nilang po today po, sample lang po yun. Mag-invento lang po kayo ng pangalan po. Invento lang po, ma'am. Yung ngayon po. Pero ang gagawin po natin yung incoming 2020 to 2021 po. Kapag nakapag-sectioning na po, di ba, tomorrow po, ay last day po ng enrollment. So after po nun, nakapagpuso po tayo ng qualified students po para po sa this school year po. Then, nakapag-sectioning na po siguro bawat grade, nakapag-classification na po, may makuha na pong pangalan. Yun po ang gagawin. Kung sino pong mga bata po, ma'am. Pero for this training purposes po, invento lang po kayo ng pangalan po, ma'am.
Sir, yung template po ba sa gagawin naming output ngayon, ikaw po ang magpo-provide or kami mismo magda-download? Ma'am, ipopost ko po sa ating Facebook group sa Rizal yan. Yung blank template na po, kayo na po ang maglalagay po, ma'am. Blank template na po. Sino po to? May training. Ma'am Sandino. May training pa po ba after nito sa mga ICT core? Nakadepende na po yun, ma'am, sa mga district ICT coordinator po. Kasi kung yung aking hawak po sa District 1 po as District 1 ICT coordinator po ng Manila, may nasabi po ako sa kanila magpapatraining po ako ng separate ng ganito po. Para sa District 1 ICT coordinators lang po yun, mama. Hindi po yung sa lahat ng teachers po. Kasi ito, pwede naman pong balik ang kontutusin nga po, ma'am, pwede po tayo. May pagkakataon po ba ng mga nagkakapareho ng account mail? Opo, ma'am. Kapag meron ng naunang account po, ma'am, at nagpasok po ng same account po, ma'am, na ganun din po ang pangalan or yung pagkakaano nga po, compose, or pagkakagawa po, hindi po niya tatanggapin yung mga susunod na po. Kaya po, di ba po, ma'am, nakikita po ninyo sa DepEd account, meron po nakalagay minsan na 001. Halimbawa po, Lourdes.Rosilio001. Ibig sabihin po, meron po siyang kapangalan din sa buong, sa DepEd Manila, na Lourdes Rosilio din po ang pangalan. Maaaring meron din pong Lourdes Rosilio 002. So, ganun po mangyayari na po nun, ma'am. Kaya nga po, ma'am, tayo, ma'am. Magagawa po tayo ng special coding po, ma'am, sa dulo. Yun, di ba, nilagay ko po, 2020 G1. Ibig sabihin po, nag-grade 1 po siya ngayong 2020 sa school po natin. Para po, kung meron po siyang kaparehong pangalan po, pangalan, pati po, apelido sa ibang grade, eh baka po magkaparehas po ng coding. Pagdating po dun sa dulo, sa grade level na po magkakaiba, para po masusure po natin na tatanggapin po yung account. Hindi po na magkakaroon po ng problema. Meron pa po ba? Para may discuss ko na po yung ano, yung sa time out, saka time, saka sa output po. Okay, kung wala na po, i-discuss ko pa. Let me share my screen po again. Oh wait, may mabul pa rin. Apo ma'am, less chance po na may magkakaroon po talaga ng kaparehas dahil po sa coding po na gagawin po natin for grade level po. Yung po ang pinaka-best po na naisip ko po, ma'am, para hindi po tayo magkakapare-parehas. Yes po, ma'am, Lourdes, aming Master Teacher 1 po. Ang KP Rizal. Opo, yung sample ko na lang po yung pangalan po ninyo kasi yun po yung ginagamit po ninyo, di ba po, ma'am, may 001. Okay, kakapasok lang daw po niya. Manonood lang daw siya mamaya. Opo, ma'am, pwede po kayo mag-team replay basta po makapag-timeout po kayo. Hanggang 5 p.m. po yung timeout po. Ha? Pero po, ito po, discuss ko na po, ma'am, ha? Yung output, discuss ko na po. Share screen. Click po. Okay. Po tayo sa day 1 po. Timeout po. Ito po yun, ma'am. Mamaya, hindi pa po siya naka-on. Kaya po, hindi po kayo makakapasok. Naka-post na po yun sa Rizal yan kagabi po, di ba po? Ang hindi ko pa po pinupost ay yung output po. So, ganun din po. Yung email address po ninyo, click na lang po yung timeout. Tapos, pangalan, apelido, pangalan, git ng pangalan. Tapos, grade level po. Grade 5, yun po. Tapos, submit lang po. Tapos, para po sa output, ito po ha, ito naman po yung output. Ulitin ko po ha, timeout. Ganun lang din po, parang timing lang po kanina. Ma'am, sir, sa JP Rizal po, ito na po yung registration po natin today. Ito na rin po yung time in saka time out po natin. Pinag-isa na po natin para po hindi na po separate po. Yan na po yun, ma'am. Para sure pong mga kanood. Bali po to hanggang timeout po hanggang alas 5 po ng hapon po ha. Kasi alam nyo naman po yun. Yan po. Pero po dun sa output po, ito po mama, ito po yung output po natin. Sige po, babaguhin po natin. Teka lang po. Bibigyan ko po kayo hanggang July 1. Sige po, tatlong araw po hanggang Miyerkules po ha. Kasi po dun yung iba. Para pay consider po natin.
May 3 days po kayo para po sa mga wala pong laptop or ano po, nahihirapan. Ano, baka makikishare po. Ayan po. Dito po, ito po yung mama, output day 1, JP Rizalies training June 29, 2020 po. So hanggang July 1 po natin siyang i-open. So isang beses nyo lang po siya ma-access po mama, isang beses lang. Kapag na-access nyo na po, hindi nyo na po ulit mabubuksan po. Kagaya po nung kanina po sa timeout, time in po natin. Email address po ninyo, pangalan, apelyido, pangalan, gitnang pangalan, tapos grade level 5, tapos dito na po. Halimbawa yan po, grade 5. Ito na po ma'am, yung dalawang output po. Important, pag meron pong naka-asterisk po ma'am, ibig sabihin po ng required. Kapag nakabulang po yun, hindi po nyo masasubmit po talaga. Tapos automatic po may susend po sa inyo yan. Una pong output yung kanina po, yung photocollage lang po ma'am. Opening and using your G-Suite account. Yung hindi ko pa po nabibigyan kay Ma'am Alma Berganyo po. After po nito ma'am, gagawin ko po ng account po kayo sa G-Suite po ma'am. After po nito ha. Photocollage lang po, nabinuksan nyo na po yan. Habang binubuksan nyo po, picture lang po kayo. Tapos yung screenshot nyo po na nabuksan nyo na po talaga yung G-Suite account po ninyo. Test, tapos output po po. Yan po para sa day 1. Excel file template of sample G-Suite account for students. Ito na nga po yun. Yung pinakita ko po kanina. Ito po. Yan po. Yan po yung pinakita po. Para lamang po ito sa ano po ha. Para lamang po ito sa JP Rizal Elementary School po ma'am. Para po sa mga nanonood sa YouTube at hindi po namin kasama po sa paaralan. Para sa amin lang po ito. Ito po yun ma'am ha. Kasi para po makount yung day po ninyo kahit po nakapag-time in, time out po kayo kung wala po kayong output for this day po, hindi po may sasama po sa training po sa certificate po ninyo yun. Kinakailangan po may output kasi sasubmit po natin yung documentation po sa video. Kailangan po natin. Ito po yun. Output based po tayo mama, bawat training po natin, bawat araw po. Ayan po mama. I-add file nyo lang. Ayan po, ano ba? Add file. Click. O, tapos, select files from your device. Upload. Just hanapin nyo lang yung picture po ma'am. Halimbawa, sa download, hanapin yung picture. O, hanap ako halimbawa po. O, hanap lang ako picture dyan. Kahit alin po siguro dito. O, halimbawa, ito. O, halimbawa, picture yan. Dito lang po yan. O, tapos, upload. Ayan na po yun. Nandun na po yun, ma'am. Tapos, o, halimbawa, add file. Yung ginawa ko po kanina, na file. Hanapin ko po. Diyan siya po ako minsan para mabilis po ako magsalita, medyo nakasana. Sa documents po ata yun. Yan. Ito po. Yan. Yung ginawa ko po kanina. Upload file. Upload. Kaya tatry ko po ha. Yan. Tapos. Yung email ko po ma'am. Halimbawa po Davidson. Katabian. At. Yepet. Dito, tabihan, big letter po sa pangalan para po mabilis ma, ano po, mahanap pag nag-search po tayo. Kumama, tapos link 5, yan po, naka, dahil naka na po, submit. Ayan po ma'am, ipopost ko po yung link mamaya po sa ating, ayan po, nakalagay na po, naipala ng yung oras, so i-edit po po yan. Oras pa rin pala yung nakalagay ko, ayan. Thank you po. Stop sharing. So, balik na po ako sa StreamYard. Baka may question pa po. Pwede po ba ipakausap sa mag-aaral na gumagamit ng legal name? Pwede po bang ipakausap sa mag-aaral na gumagamit ng legal name sa FB Messenger? O paano pong pakiusap po, ma'am? Kung gagamitin po nila, much better po yung totoong pangalan po nila ang gagamitin po nila. Hindi po pwedeng ano po. Yun po ang advantage po na kaya meron po kayong school domain po. Kasi kung sila lang po, gagawa lang po sila ng kanilang personal Gmail po, pwede po silang mag-create ng kung ano-ano po. Halimbawa po, Siang Bulyo Maldita 1, ganun po, @gmail.com. So yung mga ganun po, pwede po silang gumawa ng kalokohan po eh. Halimbawa po, Wenny Mabangis at gmail.com. Mga ganun pong pangalan, pwede po nilang loko-lokohin po eh. At least po, si teacher na po ang gagawa, maayos po yun. At school domain po natin, alam po agad kung kanina po. Thank you po, sir. Napakaraming learning. Binagay niyo lahat. Okay. Salamat din po, ma'am. Salamat po. Pwede niyo pong balikan kung medyo nalalabuan po kayo. Sir,
Ilang minutes ang ilalagay sa template para po sa output po natin? 5 lang po. 5 lang po, sir. Kagaya ng ginawa ko po kanina. Nakasend na may kima Maylin ng GQuit ng account po. Ma'am, i-attach nyo lang po yung protocol at wala pong problema po dun. Napakadali lang po na. Parang mas madali nga po yun. I-attach nyo lang po, ma'am. Yung po talaga output po natin. Nasabi ko na rin po kanina bukod po kay Ma'am Maylin. Kasi mas mabilis po yung verification po namin nasa isang file lang po kami. Sa output po, sir, aling email po ang ilalagay po namin, sir? Personal po ba? Kayo po, ma'am. Basta po makapag-submit po kayo, ma'am. Lalagay naman po, ma'am, yung pangalan po doon, ma'am. Lalabas naman po yung pangalan po ninyo kung kanino po galing. Pero hanggat maaari po, yung DepEd nyo na po. Mas maganda po. Sige po, sige po. Tama. Template, sir, ng output for today. Ipo-post po sa resaling. Yes po, ma'am. Kanina ko pa po sinabi. Okay. Hi po, sir. Joseph Trinidad from Mabini Elementary School. Good afternoon po, sir. Ay po to. Okay. Gagamitin na image sa paggawa o pag-submit. Yung DepEd po, di ba? Lagi po sinasabi yung DepEd account na po ang gamitin po ninyo. DepEd account na po, ma'am. Pero yung screenshot lang po, buksan nyo lang po yung G-Suite po. Sir, paano yung mga nakapagpasa kayo ngayon? Ma'am, since nakapagpasa po kayo sa kanya, nandiyan lang po yung file po ninyo, ma'am. I-attach nyo lang po din, ma'am. Para isang ano lang po tayo, ma'am. Yes, sir Glenn. Kung nabigay na kayo ng kemba, okay sa yung iba yung output dun sa ano. Pwede po, sir. Kung gusto nyo pong gumawa pa po ng isa. Pero kung nakapagsabit pa po kay sir, kay Ma'am Aileen po, i-attach nyo lang po, ma'am, yung kanina po. Ay, sir, yung kanina po. Para isa na lang po yung file location po namin. Para hindi na rin po mahirapan si Ma'am Aileen po. Kasi sa isa niya po yung da-download. Unlike po kasi dito, nasa isang folder ko na lang po yun automatic sa Google Drive. Mas pabilis po yung pag-support po namin. At pag-verify po kung may nakapagsabit po kayo ng output. Sir, yan po. Nasagot ko na po kanina, ma'am. Sir, ni ba sabay mag-upload ng output? Pwede ba yung isa muna? Ma'am, parehas po niyang i-upload po yun, ma'am. Pinakita ko naman po kanina. In-upload ko po ng parehas po yun, ma'am. In-attach ko muna dun, ma'am. Attach niyo po muna, parehas po, ma'am, doon yung picture sa kayo. Kasi nakalagay po doon, may asterisk po, sabi po required. Hindi po kayo makakapag-submit. So, time out po muna kayo after po nito. Time out po muna kayo. Tapos, meron po kayo hanggang Wednesday, 5 p.m. po, para makapag-submit po ng output. So, may tatlong araw po. Haba naman po yun. For sure naman po, magagawa niyo naman po ng tanong. Sir, yung template na gagawin namin, yung manggagaling po ba sa inyong link? Yes po, ma'am. I-upload ko po yung file. And mamaya po, ma'am, after this broadcast po. Thank you, sir. Thank you po, ma'am Roma. God bless po. Thank you po. Hindi ko po nasagot yung text nyo kanina po, kaninang umaga. Natabunan na po. Ang dami na po nagme-message po kasi. Babalikan ko po mamaya, ma'am. Saka yung mga nag-chat din po, ma'am. Mamaya po, babalikan ko po. Meron po bang question? Kung wala po, pwede nyo na pong, pwede na po kayo mag-timeout. Bubuksan ko na po yung, ano po, yung link po ng timeout. Then, kapag nakapagano na po, sana i-open ko lang po yung timeout po. Pwede na kayo mag-timeout po doon. Tapos yung output po, ipopost ko po sa Resalian. Yung link po ng output today po. So, kung wala na pong question, meron pa po ba? Wala na po ata. Thank you po sa Rizal at sa mga nanonood po at sumabay-bay din po sa YouTube po. Kita-kits po tayo tomorrow ulit po para sa day 2 naman po. Tomorrow po, meron po tayong special resource person po. Microsoft Ambassador po siya. From St. Paul, Makati po. So, marami na rin po siyang achievement. Personally, kilala ko po siya. Matagal ko na pong kaibigan since college. So, yun po. Tune in po kayo doon para po sa Rizal po kasi may special certificate po kayo makakuha mula po sa Microsoft Education po. International level po yung certificate po na makakuha po natin. Kapag nakapagano po kayo ng training po sa Rizal po. Thank you po. So, kung wala na po, babay po. Salamat po sa lahat po ng nanood. God bless po sa lahat. Kita po ulit po tayo bukas. 9:15 po ulit. 9:15 po. God bless po.
Yan po. God bless po. Bago mag-out, nanonood ang aking mahal. Hello, si. Thank you. Bye-bye.